Magkano ang sahod ng isang caretaker? Hi everyone! In this video, i-share ko sa inyo kung magkano ang sahod ng isang caretaker dito sa Taiwan. At dito, may lista pa ako para hindi ako mawala. So, bago ko po sasabihin sa inyo sa mga gustong mag-abroad dyan, kahit saan man, papunta man dito or sa ibang bansa, kailangan, kuting advice lang po ha, kailangan po na tanungin nyo muna po yung sarili nyo ng maraming basis, kasi po ang pag-abroad po ay hindi parang ganun-ganun lang na. Kasi mahirap kasi pag andito ka na, maraming kalaban mo yung homesick. Unang-una talaga yung homesick, pangalawa yung stress mo. Kasi syempre, kailangan mong mag-adjust. Kasi ibang culture eh. So, kailangan mong makisama. Kasi yung may mga kakilala kasi ako na umuwi sila. Kasi hindi nila nakayanan. Kasi yun nga, mahirap. Madali naman kasing sabihin na mag-abroad ako, pero pag andun ka na talaga sa actual, parang sabihin, parang gusto ko nang umuwi, parang ganun. Kaya sana pag-isipan niyo ng maraming basis at huwag lang yung basta-basta lang na decision, kasi hindi biro ko ang mag-abroad. Kung gusto niyo po talaga magtrabaho, kahit anong trabaho naman po sa Pinas man o dito, kung gusto niyo kahit anong hirap, kakayanin talaga, diba? So, yun lang. At ngayon, sasabihin ko na sa inyo kung magkano ang sahod ng isang caretaker dito sa Taiwan o magkano yung sahod ko. So dito sa kasi sa Taiwan, ang kontrata dito isang kontrata is 3 taon. Ang basic salary po namin, May list of salary din po dito. Ang basic salary po namin is 17,000 New Taiwan dollar. Tapos, ano yung basic salary? Tapos, yung overtime. So, ang overtime kasi sa amin is yung, every month there are 4 Sundays kasi, di ba? So, yung overtime namin yun. 17,000 dollar plus yung 4 days na holiday is 2,268. Tapos, ang total po nyon is 19,268. So, hindi pa po yun linis kasi dito po kasi may tinatawag po kasing broker's fee. So, every month, nagbabayad po kami. So, in first year dito po is magbabayad po kami ng $1,700. The second year, hindi pala. First year pala is 1,800. Tama ba? Palimutan ko na. 1,800. Tapos the second year is 1,700. And then the third year is 1,500. So, 17,000. Plus overtime, tapos ilidak mo ng 325 para sa health insurance, tapos didak mo din yung broker's fee. Yun na yung net na talagang para sa yun na. Tapos dito guys, sa isang kontrata, sa isang amo lang ha, sa isang kontrata na matapos mo, in 1 year, may 7 days ka na vacation at may bayad ka. Tapos,
sa pangalawang taon din, ganun din. Tapos sa isang taon mayroong four Sundays na makukuha mo din yun kasi may buwan na 5 Sundays, di ba? So, bali, after 1 year, pwede mo yun kunin 4 times 565. So, malaki-laki din yun. Sayang, di ba? So, yun yung makukuha sa isang kontrata. At pag natapos mo naman yung kontrata mo for 3 years, tapos pag uuwi ka na, yung amo mo ang bibili ng ticket mo pa uwi. At tatlong taon po, ay apat na bisis po, sa isang kontrata, apat na bisis po kami nag-medical. Una yung pagdating namin dito, na may kumukuha sa amin bago kami dalhin sa agency mismo namin dito sa Taiwan. Tapos, nag-medical kami dito, magbabayad kami ng 2,000 na dolyares. Tapos, afternoon, yung pangalawa is after 6 months, mag-medical na naman kami at magbabayad na naman kami ng 2,000. And then, yung pangatlong medical is yung after 1 year na after 1 year, bayad na naman kami ng 2,000 at the last is yung after a year din. Last na medical bago mo matapos ang kontrata. So yun yung mga kaltas na nababayaran namin sa isang kontrata sa tatlong taon. Marami sa inyo nagtanong kung magkano yung basic salary na criteria dito sa Taiwan convert into peso. Depende kasi yun sa palitan, guys. Katulad ngayon, parang 1.65 or 1.66 or 61.67, maliit lang kasi yung $1 is equivalent to 1 peso and 65 cents. So pag halimbawa sa 17,000 times 1.67 peso, so mga 28,000 lang yung sahod. At yun lamang po. Maraming salamat sa panonood. Salamat. God bless.